Good morning, everyone. Ayan, dito ako magpapagawa ng bodega. Actually, ayan, bodega na namin yan. But, lalagyan namin siya ng extension. Ayan, hanggang dyan. At doon. Tapos, yung taas niya is ipapantay na namin doon. So, ayan, magiging kapantay na niyan ang magiging bodega namin at palalakihan namin para naman lumuwag na yung kwarto ni Bunso. Pero yung manggagawa ko is may ginagawa pa siya. By next week, makakagawa siya. Pero, meron na akong magigiba niyan. Ito lang bali yung pagigiba namin. Itong front na to. Ipagigiba namin siya. Tapos, pahuhukaya na namin dyan. Yung lulubugan ng hollow block. And then, hanggang doon. Tapos, kasi yung pintuan na yan is hindi na dyan. Tatanggalin na yan dyan. Kaya gigibain na yung buong harap niyan. Yung magiging pinto niya is dito na sa side na to. So, yan yung ating plano. Ngayong 2021 ay makapagpagawa ng bodega. And pagka may sumobra sa pampagawa ko ng bodega, eto guys, part na to, lalagyan ko yan ng ito, asintada. So, haharangan na natin yan. Kapantay ng pader na yon. Pero yung taas niya is hanggang dyan lang. So, ipapantay lang natin yung asintada. Tapos hanggang dyan lang siguro yung taas. Kasi yung part na yan is lalagyan ko yan ng mga halaman. So, para may space na yung mga halaman ko. And ito, lalagyan ko rin to ng parang hagdan na one step para lagayan din ng mga halaman. So, for now, yan, gigibain muna tong front ng bodega. And maghuhukay dyan para pag naka-order ako ng materials and pwede nang gumawa yung mason ko, dire-diretso na yung gawa niya. Ito guys, yung itsura ng bodega. Ayan, oh. Ayan, tinanggal na namin yung ibang gamit. Kung makikita nyo yan, empty na yung ditong part. Ayan, binawasan na namin siya. So, ayan, bodegang-bodega talaga siya. Mga bakal, mga itak, mga kung ano-ano. Ganyan lang siya kalaki and sobrang kipot niya talaga. Kaya kailangan na talaga siyang lagyan ng extension or palakihin siya. Tapos, ayun na yung ibang ano gamit, guys. Ayun. Diyan muna namin itinambak yung ibang gamit. Ayun, si Bunso. Nagdadakot ng mga dahon. Tapos, ito rin, guys, yung ibang gamit. So, ayan. Yung ibang gamit. Plus, ayan pa. So, sobrang daming laman talaga ng bodega. Ayun pa. Ayan. So, naiyak na yung miming namin. Ayan. Ayan yung mga kawang malalaki. Ito yung mga lagay ng ulam. So, dito muna yan. And, sana dumating yung magigiba. Kasi nag-effort na kami magbawas dun eh. So, iniintay na lang namin. Nagiba na yung pinaka-front ng bodega. And, ito rin, ayan, nahukayan na siya. Bali, dalawang hollow block yung ilulubog dito. So, ayan na. Ready na siya. And, mabilis lang natapos kahapon. Tapos, ayun na yung ating mga semento. For now, 10 pieces mo ng semento yung in order ko. And ito yung bakal. 10 pieces din siya, guys. 10 pieces. 9mm lang yung in order ko kasi bodega lang naman yan. And ayun na rin yung ano, yung hollow block. 100 pieces na hollow block. And yung buhangin is nandun sa front ng aming bahay. So, yan. Hinintay ko na lang yung mason. Sana makapag-umpisa na siya. So far, ito na yung nagastos natin para sa materials, guys. Ayan, naka 8,450 na tayo. Bali, itong excess na 80 pesos, dinagdag ko yan sa hiningi kong pala kasi yung pala is worth 250 pesos. And then, pinag-add na lang ako ng 80 pesos para meron akong pala. So, okay na rin yon. And maganda naman yung klase ng pala na ibinigay sa akin. Tapos, suki ko na kasi talaga tong hardware na to kasi maganda yung klase ng kanilang hollow block. Tsaka yung buhangin nila is talagang walang mabato. Or walang bato. Talagang solid talaga na buhangin. Unlike sa dati kong in-order na sobrang mabato. Pero dito sa kanila is the best talaga. So, dito na ako nag-i-stick, guys. Dito na talaga ako umu-order sa hardware na to. Plus yung binayad ko sa nag-iba ng bodega kahapon and yung naghukay, 450 rin yung binigay ko. So, nakaka 8,900 na tayo so far. Good morning, everyone! Maaga tayong naligo ngayon. No? Ka-one day na yung aking manggagawa and ito, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung nagawa nila. Nagawa nila kahapon, mataas-taas na yung pader. And apat na patong na lang yan is magpapantay na doon. Mga nasa 7, 8, 9, 10. Tapos meron pang lubog na dalawa. So, naka 12 na silang patong. And ayan.
So, dito tayo sa loob. And, ito guys. Ayan. Maayos naman yung kanilang pagkakagawa. Ayan. Pantay na pantay. Dahil kahapon, dahil sobrang taas niya na nga, dosing patong na. So, hindi naman daw pwedeng puwersahin na patungan ulit kasi baka bumagsak na. So, ayan. Kaya, ang ginawa nila ay naglinis sila dito. So, yung mga lupa dito na hinukay dyan, na nakatambak dito, is hinakot na rin nila and naghakot na sila ng mga hollow block. Pati doon sa kabila, meron na ring hollow block. So, sa 10 semento, ang naubos nila ay 3 semento. So, nakatatlong hollow sila kahapon. And ayan, ngayon umaga daw is babaklasin nila to and continuation ng asintada. So, dito kahit papano is malinis na. Ayan. So, dalawang hollow block yung ibinaon and okay na rin yon. Medyo malapad din to guys na ano namin, na bodega namin. So, marami talagang mailalagay. Dito sa part na yan is yan mga gamit ni Javi. Ayusin namin yan. For now, pasensya na kayo. Is magulo pa talaga. Dito naman sa part na to is dito ko ilalagay yung mga curtain, mga kumot, mga sapin sa higaan. Basta dito ko ilalagay lahat yun. Lahat na nandun sa kwarto ng aking anak, dito ko ilalagay. Pero syempre, ayusin din namin to. And konti na lang yan guys, matatapos. Siguro matatapos nila ngayong araw na to, asintadahan yan. Doon ko pinatambak yung mga galing doon sa budegang pinagagawa ko. Kasi malalim yung part na yan. Ayan, tas inayos na lang nila kahapon. So sulit na sulit talaga yung kanilang oras. And pag nagkaroon pa rin ng budget, doon sa part na yun, sa may blue na yun, palalagyan ko rin yan ng bakod dyan. So, sa ngayon, plano muna siya. Patapos ko muna yung bodega and maybe sunod na sila. Naghakot din sila ng mga hollow block kahapon. Ito. Ayan, tsaka ito. And ayan, para masulit din yung oras. Pero marami pa rin dun guys sa part na yun. Ito siguro, kasyang-kasya na itong hollow block na to para dito. Good morning everyone. Ayan, update ko lang kayo sa pinagawa kong bodega. Tapos na nilang asintadahan kahapon. Bali pang 2 days na nila kahapon. And tapos na rin nilang asintadahan yung bakod na pinagawa ko. Ayan, ang ganda ng tingnan kasi nga tapos na nilang asintadahan. And mamaya, ang priority nila is makapagbubong na. Ayun na yung yero guys. Naka-order na ako. Bali 16 feet siya. And sakto na yung dalawang yero dyan. Tapos, ito yung pader na pinagawa ko. So, palitada na lang din yan. At yung bakante na yan, is lalagyan ko siya ng mga halaman. Tapos, magpapagawa pa ako ng isang step dyan para malagyan din ng halaman. Pero, need muna ni hubby ko ayusin yung mga tubo ng tubig. So, nagpaabang na kami dun. Naipit nga yung isang gripo. Ayusin niya rin yung babaguhin. Tapos, yung bubong na yan, is itataas din siya doon. Ipapantay din yon para mas mataas. And then, dyan na ako magsasampas. Yung mga gagamitin dyan na parolina or parlins, yung mga tira sa second floor. So, kagaya niyan. And may mga pintura na rin yan. Sayang naman kung nakatenga lang dyan. So, sabi nung mason ko is, okay naman daw kasya na. Kaya, I hope, bago magtanghali is makapagbubong na sila kasi dalawang piraso lang naman yon. So, ayan na guys, yung pang 3 days, meron na siyang bubong and pinalagyan ko rin siya ng insulation. Tapos, nakapagpalitada na sila dito sa part na to. Ayan, so, konti na lang yung papalitadahan, banda doon na lang. And yung pader na pinagawa ko is yan, napalitadahan na rin. So, mamaya pwede ko na ilagay dyan o ilipat yung mga halaman ko. Tapos, ayan na lang ulit yung papalitadahan niya mamaya. Dito naman, sa loob, is konti na lang din naman yung papalitadahan gawa ng itong pader na to. Ayan o, may palitada na yan. And dito sa side na to, ayun na lang yung papalitadahan. Konti na lang. Tapos, ayun na lang. So, ayan na lang din dito. Ayan, ito buo to. Papalitadahan. Ayan, ayan. Tapos, hambang semento yung pinapagawa namin guys. Hindi kahoy. So, ayan. Ayusin niya rin yan mamaya. Tapos, ayan. May insulation na. Pinalagyan ko siya ng insulation. Ayan. Hanggang doon sa dulo yan. Pinalagyan ko ng insulation kasi para hindi masyadong mainit dito sa loob gawa ng yung mga maleta kasi dito ko rin nilalagay. Ayan na guys, yung pang 4 days na gawa nila. Tapos nang palitadahan lahat ng labas. Ayan. Tapos, meron pa dito sa loob, pero konti na lang, napalitadahan na rin kahapon. Buksan natin yung ilaw. Ayan, para may ilaw. So, ayan guys, napalitadahan na rin dito. Ayan. Ayan.
Ayan, tapos konti na lang, ayan na lang. So, ayan, malaki na yung ano nila na palitadahan dito. Ayan na lang, bali ang papalitadahan. Ayan, ayun. Ayan. Tapos doon is merong sobrang konti. Ayan. And then, sunod naman is, dito naman sila sa may hamba gagawain. Ito, pinapaputol na lang ni Habib para hindi abala sa daanan. And ayun. Ay, paano? Konting-konti na lang, guys. Good morning, everyone. Ayan. Natapos na ng palitadahan yung taas. Ito na yung pang 5 days nila. So, ayan. Natapos ng palitadahan yan. Ayan. Ayun. And ayun. So, ayan. Maganda na siyang tingnan. Sagarin yung palitadahan yan, guys. As ayun yung pinakasingawan. Tama na yun. And nalagyan niya na rin ng hambang bato. Medyo ito yung medyo matagal-tagal na proseso. Pero ngayon guys, okay na. Ito rin na palitadahan na itong part na to. So, ayan. Bali, ang kulang na lang dito is flooring. By Monday, ayan po, flooringan na nila. And ipapapinish na lang namin para makintab-kintab siya. So, ayan. Hanggang doon. Tinanggal na namin yung mga nakakalat doon na gamit. Para pag nag-flooring sila is tuloy-tuloy na. And ayan na guys, finally after 5.5 days, ayan, tapos na nilang gawin yung aming bodega, ayan siya. And itong part na to is pinapinish din namin, except dito lang sa mga gilid, okay na yan, okay na rin yan. Tapos pinapinish din namin yung flooring nito para hindi masyado malikabo. And ikabit na rin yung pintuan ng bodega namin guys, ayan. Ayan yung pinaka front niya, so ayan. Ayan. And ito guys yung sinasabi ko sa inyong isang baitang, and pasensya na kayo sa itsura kasi yung ginamit dito is yung tira-tira na lang, and madali na lang naman yan hilamusan pag nagpagawa na lang ulit ako ng bakod. So for now, ang mahalaga is na transfer ko na yung mga halaman ko. Ayan, nandiyan na sila sa stage, charot, joke lang po. Ang mahalaga po dyan is hindi na maabot ng aming mga pusa at ng aming mabait na aso. And yung kabilang bakod na yan or yung pader na yan is napalit tadahan na rin. So, sobrang saya. And ayan na guys, finally natapos na yung unang project ko for 2021, yung makapagpagawa ng bodega. And ang gagawin ko naman ngayon is maglilinis tayo sa loob and magpipintura na rin. And after nun is itatransfer na namin yung mga gamit sa kwarto ni Bunso dito. Yung mga kurtina at kung ano-ano pa para maayos na rin yung kwarto ni Bunso and maayos na rin dito. And excited na rin ako sa mga susunod ko pang project. Pero sa ngayon, ipon-ipon muna tayo. And thank you guys again for watching. Bye! Babush! Thank you! Bye!